Magandang gabi sa iyo, Presidente Erap. Hindi ko nasabihin yung age mo kasi hindi natin kailangan magbilang sa katandaan natin ito. Pero ako, paabot ko lang ang snappy salute ko at ang hanga ko sa iyo hanggang ngayon. Nagpapaiwan. Matulungin ka, pati ako, at talagang marunong ka makibagay sa kapwa mo tao. Diyan ako believe sa iyo. Totoo yan. Alam mo yan. Malaki ang respeto ko kasi marunong ka magrespeto ng kapwa tao. Happy birthday at mabuhay ka, Erap President, Republic of the Philippines. Ako ay nananawagan din sa mga naninira na please, pwede bang itigil na nyo? Itigil na ang paninira sa isang noble, wealthy, and famous person, ang pinsang kong si Francis. Alam po nyo, sinasabi ko sa inyo ito para sa ikabubuti ng ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. At sabi nga po ni Uncle President Marcos, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Dapat po natin gawin yan. So, umaasa po ako na matitigil na ang paninira. Kung hindi po, ako na mismo ang uuwi. Para ako na ang magdemanda sa inyo. Sabi ni Senator Gringo na sa Mr. Francis Marcos, Senate needs mentor true. Totoo. Then I'll be there to mentor you. Hindi ba pwedeng Senator ganito na lang? Ako po ay ayoko. Talaga po. Kayo na lang. Tapos, habang kayo ay Senator, doon ako sa tabi nyo, pag-aaralan ko yung ginagawa nyo. Para kapag natutunan ko na, and then at saka ako pag-iisipan. Pero at the moment po, sir, I'm sorry to disappoint you. I will not. I don't. Wala po. Ayoko po talaga. Po, pwede po kayo, tatabihan ko kayo, tutulungan ko kayo. Gusto ko po ng pribadong buhay lang. Basta po kung may kalamidad, ako po ilalabas para tumulong sa tao. Hindi ko po kailangan ng kahit anong posisyon sa politika para po makatulong sa ating inang bayan. Tama na po sa akin ito. Maraming salamat po, Senator. Pero kung kayo po, ako po ay tutulong sapagkat hinahangaan ko ang liderato nyo at ang pamumuno nyo. Bibihira lang po yung hinahangaan ko. Of course, yung magkapatid na Bongbong and Amy ay hinahangaan ko. Siyempre, of course. Of course. Maliban po doon, bibihira na po. Hindi ko po sila hinahangaan dahil sila ay Marcos at ako'y Marcos. Kundi po kasi nakita ko na rin yung kanilang pamumuno noon. Pero sa ngayon po, ayoko po magsalita tungkol about yan. Kumbaga yung aking lang admiration at paghanga sa mga pinuno ay aking sinasabi, katulad ng Pangulong Duterte. Humahanga po ako sa kanya. Katulad ninyo, hinahangaan ko po kayo. Bibihira lang po yung mga hinahangaan ko. Alam nyo, wala po kayo sa politika. Pero bakit ako humahanga sa inyo? Kasi sundalo pa lang kayo, hinahangaan ko na kayo. Senator, kayo yung kailangan doon. And then, kung gusto nyo, araw-araw akong bibisita sa inyo at pag-aaralan ko kung ano yung ginagawa nyo at kung paano nyo, kailangan po kayo ng Senado. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat po, Senator Ranasa. Salamat po sa compliment at pagtitiwala. Pero hindi po yan ang porte ko. I will be remain as a good Samaritan. Ang sabi nga po ng aking ina, son, you have to find the reason you die for. Because if you live and you did not find the reason you die, then you, my son, are not fit to live. So maybe, if this is the reason I'm dying for, then let me die as a good Samaritan. I don't want to die as a politician. I rather die as a good Samaritan than dying as a famous politician. Ayoko po. Totoo ba na magma-martial law? Sabi ko, itong nangyayari na to, sa totoo lang, mas mahigpit pa ito sa martial law. Mukha lang hindi martial law kasi matitigas ang ulo ng mga Pilipino. Sa martial law nga ho eh,
Matindi nga ho doon kasi kailangan laging magpapaalam sa Kongreso pa rin kung ano pang gagawin. Dito na ho, hindi ho eh. Kaya lang, eh, talaga ho mga Pilipino, eh talaga ho mga tulonggis ho talaga. Alam mo, sa totoo lang ha, sa totoo lang ako hinihingi ko kay Pangulong Duterte ha, na sana yung mga makakaliwang grupo payagan na ho silang lumabas, payagan na ho silang mag-rally. Tapos ho, pag nagkasakit, dalin ho sila sa bundok. Ang magpagaling sa kanila, yung mga kaibigan nilang NPA. Ah, dapat ho, yan ho talaga ang mga gawin sa kanila eh. Pag nagkasakit, pumunta ho sila sa, ano, sa mga bundok. Doon na ho sila manirahan. At sama-sama sila doon magtirahan, ha? Anong tirahan? Tirahan mo ng ano, ng... Tirahan, o tira ka na, o ikaw na, ganun. Sa baraha ho yun, wag ho kayong bastos, ha? Kayo naman ho, wala ho ko sinasabing bastos, ha? Ha? Ay nako, nako, nako. Sa totoo lang, mga hinayupa kayo. Ay nako, sa totoo lang ha, pagka magbabasa ka nga ng Twitter, makikita mo pa pati yung mga oposisyong senador, ha? Panayang reklamo. Alam mo, sabi nga sa akin isa kong kaibigan, alam mo yung mga nagre-reklamo, yan yung mga naging senador nang hindi dumaan sa LGU. Naging senador na hindi dumaan doon sa pamumuno. Kasi ho, iba ho ang administration, yung pag nag-gift of mag-admin ka, yung tutulungan mo yung lugar mo, iba ho yung mga mambabatas, ano, yung mga nakaupo lang. Kaya yung mga reklamador dyan, kadalasan no, mga mambabatas na sumikat dahil sikat lang yung pangalan tas naging senador. Wala namang ho talagang alam. Sa totoo lang ha, sa problema natin, ha, ito lang masasabi ko ha, sa problema ho ng bayan natin, dapat tulungan na. Alam nyo ho, ngayon nag-meeting ho ang ating Pangulo. Kasama niya hong nag-meeting yung mga dating sekretary ng DOH at may iba pang sekretary na galing doon sa mga nakaraang administrasyon. Bakit to? Kasi sabi nga ni Speaker Cayetano, pinapakita lang dito na si Pangulong Duterte ay bukas ho sa mga suwestyon at bukas din ho ang ating Pangulo na wala hong itinatago sa gobyerno na ito. At dahil dyan, wala na ho dapat politika, dapat ho ay magtulungan na. Yan ho ang problema natin ngayon eh. Lahat ho tayo nagmamagaling, nagdudunong-dunungan eh. Sariling baho ng hininga. Sasabihin ko na to at oh, di ba? Yung totoo lang. Kaya may reklamo ka pa rin, kundi pa nakakarating. Eh, huwag mong mamadaliin, hindi yung pati si Duterte, sinisisi nyo pa rin. Walang perfecto, pero sa reklamo dyan ka magaling. Nasanay sa ugaling, lagi meron papabagsakin pagkatapos. Ha? Ewan ko lang ho, kasi sa akin lang eh. Ito lang masasabi ko dyan eh, ha? Yung mga... Sa totoo lang ho, ha, alam ko mahirap na ho ang buhay ngayon. Napakahirap, napaka pupunta ka lang ng grocery, kahit nga mini-stop, eh, napaka bepila na kaagad, napakahirap. Alam mo, kung magre-reklamo at magre-reklamo ka, napakarami mong pwedeng ireklamo sa mundo na ito. Kaya lang tanong, may patutunguhan ba yung pagiging reklamador mo? Eh kung tumulong ka na lang, ha? Kesa nagkakaganyan ka, nagreklamo ka, para kang tanga dyan, puyak, ano tawag, putak ka ng putak. Keso ganito, ba't di kami lahat nakakatanggap? Bakit ganito? Ito lang ang nakakatanggap. Paano naman kami? Lahat kami rin naman, nagbabayad ng tax. Lahat na lang, reklamo ay mga puta. Sige, meron din ako reklamo. Ang dami-dami mong reklamo. May problema ho tayo. Unang ilagay natin sa utak natin, saksak sa utak natin ha. Hindi ka gagawa ng gobyerno itong COVID-19 na ito. Minsan nga COVID-14 eh. Hindi ho kagagawa ng gobyerno ito. At ngayon, kung gusto nyo masolusyonan ito, kailangan no, magtulungan ho tayo. Kung nagbigay yung gobyerno, salamat. Kung tumulong yung gobyerno, salamat. Ha? Sa totoo lang ha, kahit hindi ho si Duterte ang nasa Pangulo ha, kahit kumari, sa totoo, nanalo ang ibang kandidato. Kahit ho ngayon, maiinis pa rin ako sa mga taong nagre-reklamo sa gobyerno. Kasi alam naman ho natin eh, hindi ho perfecto, magulo ito. Sabi ko nga eh,
Sana nga ho, kung Pilipinas lang ang dumadaan sa ganitong problema, hindi ho, lahat ho ng bansa nagulat dito sa COVID-19. Mantakin mo, lahat biglang lockdown. Ang lupit nun. Na-imagine nyo ba na darating tayo sa panahon na ganito? Darating tayo sa panahon na ganito na hindi tayo pwedeng lumabas? Darating tayo sa panahon na kahit anong sasakyan mo, sayang, kahit sports car pa yan. Wala, dyan ka lang sa bahay. O kahit may pera ka, may pambili ka ng iPhone, wala namang bukas na Apple Store. Gusto ko pa naman bumili ng 10 iPhone. Tapos basagin isa-isa. Biro lang o, biro lang o. Pero ang totoo, ganyan no, kahit anong perang meron ka ngayon, wala ho. Hindi ho natin sa totoo lang eh, kahit anong pera mo ngayon, lahat kayo pipila sabay-sabay sa grocery o kaya sa palengke. Ah, pwede kayo magpa-deliver kahit puro harang yung mga nasa deliver, pero ganun talaga eh. Kung magre-reklamo ka, ano ba to? Bakit ganito to? Bakit ganito? Walang mangyayari sa buhay mo, Brad. Buti pa nga eh, meron tayong gobyernong may malasakit. Buti nga itong si Pangulong Duterte. Kung ako lang yung Pangulo, buti nga hindi ako naging Pangulo eh. Kasi hindi rin naman ako kandidato. At hindi rin ako mananalo. Pero kung ako Pangulo niya, ay, pambira ho. Talaga ho, mumurahin ko isa-isa yung mga tao, puro kayo reklamador. Tapos pagsusugal nyo lang. Tapos pang sasabon nyo lang. Tapos may nagre-reklamo pa, bakit daw walang alak? Andami mong gustong magbago. Andami-dami mong reklamo. Pero hindi, ikaw ayaw mong magbago. Sa totoo reklamo, lang ha. Ay, ewan ko. Pati yung alak nire-reklamo kaysa daw, bakit daw? Pati yun, binan. Mantakin mo ha, kung may alak yan ha. Isipin mo na lang kung may alak yan. Ngayon na lang ha. Isipin mo to, bakit ba ibinan ng alak? Tanong mo sa sarili mo yan. Una, bakit binan ng alak? Eh yun yung hindi pa binaba ng alak, nag-aaway na nga mag-aasawa eh. Pag pinaino mo pa yan, nakaw! Pangalawa, dun naman sa mga sweet eh, mga sweet. Ha? Wala pang alak, inaraw-araw na si asawa. Eh pag nag-aalak pa yan, baka ihi na lang ang painga niyan. Ba yung totoo? Pangalawa, pag may alak, lalakas ang loob niyan. Di ba pag may alak at tumatapang ka? Ha, baka mamaya sa tabang niyan, lumabas yan. Oh. Sino ang aharang sa akin dito? Ha, may mga barangay, tanong ba dyan? Maghahanap ng awa yan. Oh, di ba yung baklang... napakayabang, oh, do not touch me, don't touch me, ha? May ganun. Tapos tatawagin niya yung lover niya, come here, oh. Hiyang-hiya yung boyfriend niya. Di niya, ngayon niya lang nalaman na pinipirahan na pala siya nun. Ay, nako, gising-gising, mga bak... Di ba, yung totoo lang, ha? Oh. Pag binigyan mo, ayun, nakainom mo kasi yung baklang yun eh. Eh pagka pinainom mo pa yung mga iba dyan, ha, kahit hindi yung bakla, tatapang ho yan. Kahit o sinong barangay captain, yung agawa dyan, haharangin niya sa karsada. O, di ba ho, yung totoo. Eh kasi kaya abang ho niya mga yan eh, pag nakainom. Akala mo hindi, eh gayon nga ho, eh tingnan mo na lang ha, meron pa rin mga taong hindi nagmamask. Ha? Mantakin mo ha, tangat, di ko alam kung tanga, bobo o walang pakialam sa mundo eh. Kasi yung mask, protection mo sa sarili mo at protection mo sa ibang taat, protection ng ibang tao. Ha? Para yung laway mo habang nagsasalita ka, hindi tumatalsik sa kanila o kaya sa mga surface. Dahil tatlong araw nagtatagal yung lintik mong laway dyan sa mga pindota ng elevator. O, eh, di ba ho? O, eh, hanggang ngayon, ang yayabang pa rin, ayaw pa rin mag-mask. Eh, paano pag nakainom yan? Eh, syempre, ganyan pa naman pag nakainom. Sino ba nga syabang dito? Nagtatalsigan na yung laway. Ay, snack ng susya naman, ho. May mga ganyan-ganyan, ha. Ah, tapos, nire-reklamo pa. Eh, kasi, masyado namang ano eh, hindi na per to eh, hindi na per. Ha, bakit walang alak? Anong kinaugnayan ng alak sa COVID-19? Ha, yung mga reklamo ng mga tao. O, di ba ho? Eh, yan ang Pilipino eh. Dapat to, palitan na ho itong pangalan ng bansa nito eh. Republika ng mga reklamador.
ang dami-dami mong reklamo. Pero diba, oh, yan naman yung talagang totoo eh. Ako, imbierna na ako sa nagre-reklamo. Pag pinanood mo yung TV, ha? Araw-araw, ha? Itong mga hinayupak na tulong, sinabi na nga ng pulis natin na huwag lalabas. Sinabi ng mag-isa lang kung lalabas. Hala, dalawa pa rin, magbabarkada pa rin. Ano ba kayo, mga jokla ba kayo? Kailangan kasama ang barkada nyo para bumili sa grocery? Ganyan na ba ka, ano, mga tao ngayon? Wow! O, eh, kaya, tapos, anong mangyayari? Ha, matatraffic kasi may ano eh, bawat isa tinatanong eh. Eh, pabigat na kayo sa kalsada dahil lumalabas kayo nang wala sa permiso. O, ano mangyayari? Traffic. Tapos ibabalita ng TV, ng media. Traffic dito sa Las Piñas. Traffic dito sa EDSA. Eh, kasi nga ho, marami yung reklamador. Eh, pagdating pa dun sa checkpoint, anong sasabihin? Eh, kasi ho, meron lang akong dadaling pagkain dun sa ano ko. O, eto lang, may dadaling lang akong grocery, oh. Puro kayo eh. Reklamado, tapos pag hinuli, ano sasabihin, ha? Ano to? Military na to? May marshalo na ba ito? Lintik kayo, tigas ng ulo ninyo. Dapat sa inyo nyo, pinapasabog ang utak. Ako, sa totoo lang, oh, pagka, ano, dapat meron ng scanner eh, yung tao dito sa utak, kung ganyan, scanner. Iskan ng pulis. Yung, ano, ato, nurse to, lusot yan. Pato, pag ito, bibili lang to ng alak. Barilin na kagad. Joke lang po, joke lang ha, joke lang ha. O kaya, o pag na-scan yun, no? Ito, itong malalaman ko anong gagawin sa labas. O, bibili lang ng alak, batuin ng alak sa ulo. Ha? O ito, sabi ni Edgar Gomez Jr., basahin natin to ha. Tulog ka na banat bay, putak ka ng putak, wala rin naman mangyayari kahit magsuka ka ng kapa ng tae dyan, wala makikinig sa'yo, presidente nga, hindi sinusunod ng mga tao, ikaw pa kaya. Wala lang, gusto ko lang magreklamo. Nire-reklamo ko yung mga reklamador. Mga pabebe, sinubuan mo na. Mga pabebe. Dede, magagalit pa kahit nabigyan mo pa nga siya ng bebe. Puro negatibo. Sinubuan mo na, gusto pang dumede. Merong masasabi. Basta ito, yung mga inis, i-share nyo na lang to para sabay-sabay natin silang murain ng pende. Mga pende. Kasi ayaw tanggapin yung sariling mali nila. Eh, busit na ako sa mga reklamador eh. Pag nakikita ko yung news, pag nanonood ako, araw-araw ako nanonood ng news. Araw-araw ako ng social media, nakikita ko. Hala, reklamo ng reklamo. Kaya perfect tong kanta na ito ah. Salamat sa'yo, P.U. Balbuena. Ha? Itong kanta mong reklamo. Panalo ito. Ito na dapat ang national anthem natin sa Pilipinas eh. Kasi tayo naman ang republika ng reklamador. O sabi tuloy ni J.R. Rota, ikaw nang matulog, nanunood ka pa. O nga naman, reklamador din pala itong si ano, no? Ayan o, galit na galit na si Enrico. Sabi niya, mga kasaway. Ayan ang totoo eh. Minsan no, di ba? Minsan no, masarap talaga eh. Sa totoo lang, di ba? Ewan ko ha, Sir Enrico ha. Minsan no, talaga ang sarap sumigaw sa EDSA o kaya sa kalsada. Mga po. Di ba? Sarap pumurahin isa-isa yung mga reklamador. Ang sarap po talaga. Sa totoo lang, ha?